po na si Mr. Patrick, pero bago po narito po si ating assistant parish priest dito. Patrick, may isang po pa kami. Okay. So, Jessie, may natin. Good morning po. Kahit na kayo ni Pari, pinakabasa sa lahat ng ordinance tayo. Yung mga ordinance ni Pari. Si Father Mark Marlon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Monsignor po ay wala ngayon nasa kanyang formation kung sa Tagaytay sa Somosierra. Kaya ako po ang natasan na i-welcome kayo dito sa Israel of Jesus at Holy Spirit. Ano po? Kaya yun po. Minsan po nasabi ng Santo Papa, who are the catechists? Sabi ng Santo Papa, the catechists are those people who keep the presence of God alive. Presensya ko po ninyo sa inyong pagsaksi, doon ay nakikita ang Diyos na buhay. Tama ka naman, di ba? Kung wala man lang yung mga pista doon sa school, sa mga lugar na pinunuhan mo, kasi sino pa nga mapapadama na hindi kayo ay presensya ng Diyos doon sa mga bata, lalo doon sa mga tinuturuan ninyo. Sabi nga, mas malapit pa kayo doon sa mga guro ng mga estudyante ngayon. So ngayon po ay welcome po kayo at sana lang po ng ating pura paroko si Monsignor Mel Barcenas. Kaya po ay aming magulong na tinatanggap dito sa Child of Jesus and the Holy Spirit. Sana po ay maging mabunga ang inyong araw ngayong inyong gagawin sa buhay. Welcome po sa inyo. Bigyan na po ng pabing. Bigyan ko na po kayo sa ating mahal na director. Siya na po magpapakilala sa kanyang sarili. Magandang umaga po sa inyo lahat. So hindi na ako kayo tayo kasi kung tumayo kayo, hindi nyo makikita. Nakapagresor na naman kayo, pero we would like to listen and pray with this prayer for just and wise rulers using two Psalms. One is Psalm 72. So, hindi po nakalagay-ingles pa sa give wisdom to those who work, who bear with burdens and the people's behalf. So, tayo ay right side, first stanza, left side, second stanza, yung response sa bisabay. Okay? So, a prayer for just and wise rulers. Give wisdom to those who govern, who bear burdens on the people's behalf. Give wisdom to those who work, who bear
Give wisdom to those who govern, who bear burdens on the people's behalf. So may there be abundance of grain in the land, that the crops of the trees may be great, and that the mountains be laden with peace, with the prosperity and the powers from justice. May the farmers have the tender grains, the sheaves be in the light of the grass of the fields. Give wisdom to those who govern, who bear burdens on the people's behalf. In time of desire and trouble, in God's name, I ask you, Lord.
Magandang araw po rin sa inyo lahat. So yan po yung Psalm 77 and Psalm 87. No? Dying for rulers, no? Of His Word. Kaya po yung Ebanghelyo ng Bebes, sabi na ay huwag tayo magkatulad ng mga eskriba, no? Na pinapadala yung bigat yung sa tao, hindi naman sila nagdadala. Yung tunay na leader ay yung siyang nagdadala ng pasangin ng tao. No? Yung tunay na leader na siyang nagdadala ng pasangin ng tao. Ito po natin, bibigyan ng pansin ngayon ay patuloy pa rin po ng mga series of talks na ibinigay natin para po sa Church of the Poor. No? Yung bahagi po na kung saan ay tayo pinatawagan ng Propeta Paul na tubunan dahil natin po yung mukha, no? Ng ating Panginoon sa Kristo sa mga dukha. So, bagaman po dalawang talks na naibigay natin sa Church of the Poor, no? Kaya kung mapapansin po natin ay halos hindi natin nabubos kasi mula mo yung panahon. So, hindi na naman pwede na balikan natin yung nakunang dapat nakita natin kasi may mga bagay naman hindi natin makukuha. Anyway, hindi naman natin masulit. Pero ngayon, tututuo tayo kapag pinag-usapan natin ang simbahan ng mga dupa. Kasi kayo po mga katikista. Do not forget na bilang mga katikista, no? kayo rin ay yung stand as leaders. So, kapag kayo nag-usapan, nag-uuro kayo, kayo ay naging leader. Naging leader kayo ng inyong ating uturuan. Kayo naging captain, ang tawagin natin, no? Sa classroom. You become the head ng inyong mga estudyante. No? Maging kayo sa eskwela, maging ba ay yung tinuturuan ninyo sa parokya. So kaya, bahagi yun na kapag pinag-usapan natin ang mga dupa, pangapasok yung tinatawag natin BEC. Ano ibig sabihin ng BEC? Medyo maraming variations yung BEC. No? Maraming variation na narinig natin. May BEC ba kayo? May BEC ba kayo? Madaling sabihin na may BEC. No? So, titingnan natin kung may BEC nga ba tayo. No? Pero pag sinabi natin BEC, no? Generic term that refers to the communities of faith that have emerged at the grassroots. At the grassroots. Doon nang galing sa grassroots. Doon nang galing sa mga Islams. Doon ang galing sa mga tinatawag po natin kapitbahayan. Doon ang galing sa katapitbahay. No? Hindi nang galing sa simbahan. No? Bagaman sa pangalaga, small caring groups within the parish. Nasa loob ng parokya. Kung may ipapakita natin kung ano ba yung pagkakaiba ng BEC sa mga tinatawag po natin mandated church organizations. So, bahagi po nito ng ano? So, tatlo, makita po natin ang BEC. Basic Ecclesia Community. So, pag sinabi natin communities, there are communities, local communities, whose members live in a close proximity. Yung pang purpose for Christ, community ba yun? Community yung purpose for Christ. Community yun. Pero ito, who lives in close proximity. Kaya ang purpose for Christ, hindi BEC yun kasi bakit? Ay, galing saan-saan parokya galing eh, no? Diba? No. So, may community din sila. Kailangan hindi sila may tutuloy ng
BEC kasi they are not in close proximity. No? So, ano pa? And interact with each other regularly. No? Regularly. Hindi lamang weekly. Hindi lamang weekly. Ulit bahagi ng kanilang pagdilos na ito talaga, kung araw-araw sila nagkatagpo. No? Kung ang mga katikis ay araw-araw nagkatagpo, okay? BEC rin yun. No? They are not specialized groups, but stable environments. No? Bahagi sila ng kalikasan. No? So, hindi sila kung tawagan ng specialized groups, at maybe sila may specialized group. Ano nga? Couples, lawyers, priests, no? Catholics, specialized group din eh. So, BEC. A BEC community is small enough for the members to know each other well and relate deeply as friends, but not too small. Hindi masyadong na, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Kasi bakit ako masyadong maliit? It turns into a primary group or barkada instead of a community. So kaya kung kanilang dito ay pag sinabi natin BEC ay kalimitan dapat hindi na lalapas ng 50. No? O hindi, 30. So, hindi na lalapas ng 30 kapag sinabi mo talaga ng BEC. Kung talaga mapasaya ko talaga yung pinaka-BEC, no? Kaya kung isa naging gamit natin yung sabitang BEC, no? BEC style. Iglesia! So kapag sinabi natin Iglesia, a way of meeting church, the church that is even realized, localized, and experienced at the gradual in the neighborhood. So, ito yung grupo, hindi po yung dito. So, pwede rin naman magkaroon ng mga basic Christian groups. Basic communities, pero hindi Iglesia. Pwede yung political, pero ito, Iglesia ito. Bahagi yun na kung saan ay pinangangalagaan ng simbahan. So, ano yung vision ng BEC? So, alam po natin yung PCPO, Second Plenary Council of the Philippines number 137. No? So, maliwanag po, tinuturo natin yan, no? Sa katisismo. No? The church has ilan yung three-fold role ng isang Kristiyano? Priestly, prophetic, and kingly people. No? No. Ngayon, in general yun, priestly, prophetic, and kingly people. Ngayon, kapag pinagbasihan natin yung church of the poor, ibig sabihin, the church that is renewed in today's finding expression in one initial movement, and really is the movement to foster basic initial communities. So, bahagi pa rin po yun, no? Pero nandun ang tatlo. Maliwala po, magkasama-sama, priestly, prophetic, and kingly. So, kasi kapag specialized group, katulad nyo, binakatikisa, saan kayo napupuha na specialized group? Prophetic. No? Pero dito sa basic initial community, dapat magkakasama yung tatlo. No? Magkakasama yung tatlo. Kaya, ang aking binigyan pa sa dito, kanina sa pasipula ay to be good rulers. No? Yung rulers, saan papasok yung rulers? Tingli. Okay. So, kaya bahagi po yun ng pagdilos. Kaya kung mga pasipula, dinamon ba yung ngayon, no? Tapos na ang choir ng kandit kasi, no? Nag-choir na ba kayo? Tapos na. So, bahagi yun. So, PCP2, Vision of the Church was realized and the BEC as a community of disciples. No? So, dito pa lang muna ay community of disciples lang muna. No? Ano yung sabihin nito? Pagkukuha ng grupo. Living in communion and participating in the mission of Christ as personally prophetic and kingly people and as the church of the poor. Have a deep personal relationship with Christ and with one another
that of one heart and one mind, there is a fellowship or community among believers and followers of Christ. So, maliwanag sa kanila. Nandun yung priestly, prophetic, and people. Pero ang pinag-abasa dito rin ay paano ba magpapasok ng living church sa Lord? Yung mga pinag-alala natin ng mga nakalipas ng mga seminar, ng mga marami pong seminar, ay paano ba natin iaangat yung ating kasalukuyang buhay? No, makita ba natin is yung faith na itinuro sa atin ng Panginoon Jesus Cristo, does it liberate us? Ito ba yung papalaya? So, bahagi, no? So, ito bahagi, no? Celebrate the presence of Christ in the sacraments. At least meron yan. Celebrate the presence of Christ in the sacraments. Alam niyo, itong salitang celebrate the presence of Christ in the sacrament. Sabi na kanina ni Father ay you become the living presence of Christ. Pero ito hindi lang the living presence of Christ. Celebrate. Ito we celebrate. Kung nakita kita ba tayo nanginitian. Kung baka pang tayo nakikita tayo nagsisimaw ka. Nakasimaw tayo. Akala mo galing sa pakayan. So, celebration kaya malaga. Alam nyo, yung ating Papa ngayon, yung ating Papa kasi yan yun eh, Latin America. Kung galing sa Latin America, alam nyo naman yung Latin America, huh? It's more of a celebration. Huh? Kaya ito ngayon yung na-highlight, we have to celebrate also the presence of Christ. Eh, narito pala si Cristo! Okay, magkainan tayo. Hindi si Cristo eh. So, yeah, bahagi yun. Na napakaralo po yung celebration. Pero, we have to see that also in the sacraments. Is our sacraments a celebration? A really a celebration? Tayo ba talaga yung nagdidiwang? No? O baka naman, parang sacrificio lang. No? Kung isa kasi nasa isip na natin, sacrificio lang eh. Kung tayo nangyibisa, no? Mas more on sacrificio rather than us, celebration. Sino ka mo ngayon, no? Celebration! Celebration! No? We have to celebrate. Tayo ay magsaya at magdiwang. Have a concern for the pride of the poor, the needy, and those who are sick, hungry, and who are in prison. Ito po naman ay isa pamamaraan, depende yung sa sitwasyon ng BEC. No? Kung saan man sila namibilang. No? May mga basic ways and communities na kuminsan tumutulong sa isang mga pagkilos. Katulad po ang bawa ng mga squatters area. Doon talaga na makikita nila doon kasi yun ang kanilang planting. No? Then, at respect of paro, may common denomination sila. Yung pagiging kumakila o yung pagiging ng may sakit nila. No? So, bakit mo yung tinuturo sila? Pwede na tulis na kami, hindi na po kami bilisin. Kasi bahagi yun ang pagkilos natin. Kasi hindi yung problema natin ngayon. Ang diocese, yung problema. No? Hanggang ngayon, wala pa talagang stable, BEC communities in the diocese. No? Wala pa talagang stable, BEC communities in the diocese. Ano lang mayroon? Tawag ay BEC. No? Pero wala pa talagang stable communities of BEC within the diocese. Sino-sino galing ng Quezon? Yan, galing sa Quezon. Nakita niyo kung parang BEC o ano, Jusel? Sipag po sila. Ano ang ginagawa nila? Nag-program po sila ng isang group, and then, sasalba ang salita ng Diyos, and then, sinisikap pa nila na makikabuhay sa mga kaibigan. Organize, no? Meron talagang leader, no? May pagkilos, may regular na pagpupulong, no? Hindi yung katulad dito, tawag ko BEC, no? Meron na ba ka nakita na katulad ng sa Quezon dito sa Laguna? Talagang binibisita nila, no? Tatanong, sister, kung masakit sa inyo, no? Masakit ba ang pungkong mo, no?
baka may kapuranas ka na. So, ganun, ano, ganun kalapag. No? Ganun kalapag. So, follow the way of Christ who is for the members need the mandate of missions to actively participate in the mission of Christ. No? Follow the way of Christ who is for. So, papasa tayo yan, makita natin, yung evangelical poverty. Hindi ako naging, kung sinabi natin evangelical poverty, hindi ako naging mahirap, kasi gusto ko lang maging mahirap. No? Ang evangelical poverty ay gusto ko maging mahirap because itong paghihirap ko ay para makapagligtas sa iba. No? I would like to share in the difficulties of others. No? Yung evangelical poverty. No? Hindi lang ako naghihirap dahil sa ako lang maging mahirap. No? Pero kaya ako naghihirap kasi gusto mong pahaginan yung iba, no? Sa kanilang nahihirapan. That's why I remain poor. Yun po yung ibig sabihin ng evangelical poverty. No? Napakagandang tawagin, no? Tawagin, evangelical poverty. No? So, yan ay malaking pangamay sa mga pare. So, BCP was appropriate the vision of the church as preaching, prophetic, and people, and seriously, the realization of the vision yung binanggit. Ngayon, prepare communities. Ano may sabihin? Kapag sinabi natin prophet, they hear, proclaim, and witness the word of God. They are evangelizing communities. Remember, ha? Evangelize and evangelizing communities. Later on, makikita natin yung difference ng mandate and BEC. Learning and teaching communities. Witnessing communities. Okay. Next, they are worshiping and celebrating communities. They are active, so priestly, they are active participants in vertical, sacramental, celebration and prayer and thanksgiving. Kasama na rin po dyan yung paralingalogical kasi may mga BEC na kung saan ay walang Sunday Mass, hindi ang kanila ay Sunday celebration without a priest. And then, they participate in the kingdom of God, the reality in this world by promoting peace and justice, integral development and liberation, and integrity of creation. So, evangelism is the option for the poor in the participation of the poor in the life of the mission of the church. So, saan sila matagwan? Kapag sinabi ko, barangay and all paths slums. That the ones who mourn, who are sick, harassed, imprisoned, or thirst for justice, or seek peace. Through be easy, they can experience communion among themselves. They experience what it means to be a community of disciples, a community of friends. So, Bisaya, no, at Mindanao, doon ang simula talaga ang BEC. Ang putusin po ay mostly in Mindanao, no? Doon naging active yung mga BEC. They proclaim the gospel to the poor and the poor proclaim the gospel. No? So, and the poor proclaim the gospel. Yun ang matindi doon. Hindi lamang yung nagpapahayag kayo sa mga tupa, pero magsaya kayo lalo kapag yung tupa ay nagpahayag. Kaya tayo ay magturo. Tayo ay matuwa kapag tayo may mga katigisan ng maluha. No? Bakit? Ay, think the poor proclaim the gospel. Mahirap na, pero nakapagtuturo ba? Balik mo na. The poor. Are not only evangelized, but also become evangelizers. No? So, naalala ko tuloy, no? Kapag kayo nakikinig ng Radio Veritas, no? From time to time, makikinig ng Radio Veritas. No? Marami yung, kung isa lang makita ninyo, yung kinukuha ng mga magtutoklo sa mga Radio Veritas, yung mga tupa. Ito na yung bawa, last time. Yung nakasama ni Pope na makakain doon sa Haiti, no? Siya ang
nagsalita. Siya yung nag-share ng kanyang karanasan. Ng kanyang karanasan. Kasi alam mo, marami tayong matutunan sa mga lupa. Pero, no, we must also remember that we have also to teach them to proclaim. Kaya po, okay mo niya na magturo sa mga lupa. No? Eh, bakit mga lupa na nga yan eh? Kaya mahirap mga lupa na mga yan. Hindi. Alam nyo, mas magaling silang ibang devices. Bakit? Hindi naman lang sumilip eh. No? Babat na babat sila. No? Pag sinabi nila naman, ay kami ay nagpapahayin sa itan ng Diyos kahit kami nagugutom. Ang kapag natin isa, kakain na. Di ba? So, busog na busog pa. No? Pero pwede mo sabihin, yun ay bahagi yun. Mas ramdam nila. No? Okay, ito ngayon yung pagkakaiba. The church, traditional model, so meron tayong bahagi. Hindi mo, pagkakataon na kung saan kinakailangan, makikinang sinabi na, ay, hindi na natin kailangan ng church traditional model, no? Hindi. We are nagdadagdag tayo. New model. Kasi sabi na natin, we have to be at pace with the changing of times, no? So, kinakailangan natin. Kaya, makita natin ito. Yung number one sa Parish Church Traditional Model, pakipasa na po. Parish Center. Sa number one ng BEC, tutunyo sa mga bayo yung mga hindi na pupuntahan ng pari. Kung mapuntahan ng pari ay once a year, no? May mga bayo tayo, kaya dito naman ay lahat na alas ng bayo pwede na pupuntahan, no? Dito sa San Pedro. Pero meron mo tayo yung mga bayo sa mga 4 district na ito sila napupuntahan ng pare kapag fiesta. No? So kaya po yung sa Quezon, kahit na yung hindi fiesta, meron sila ang BEC, continuous. Yung kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, routine yung kanilang celebration, meron silang lay ministry na pupunta doon for the celebration of the Word of God and the Communion. Then, tinuturuan silang ng mga pupaparo sila ang at sa kanilang katayuan, pupaparo yung tamang patatalim ng kanilang mga pagkilos at kailay yun. Depende sa kanilang katayuan. Number two, Parish Church Traditional Model. Sabi sa bahay, being the absence of members, hardly knowing one another, no community. Ngayon, yun ang problema natin dito, lalo-lalo sa mga villages. Yung villages, parishes. Nakikita lang ang pagdinggo. No? Pero hindi magkakilala. Hindi magkakilala. Kaya nga bahagi ng umisan ay ito yung hamon ngayon. Ano? Alam nyo, kaya po yung lumalagaan pang krimen. Alam nyo, ano? Alam nyo yung isang tayo kung paano lumalagaan pang krimen? Hindi na magkakilala eh. Kaya kung ano inisip niya, ha? Akan tayo na ang gawin niya, hindi na pala eh. Hindi na magkilala yan. Di ba? Pero yung isa, kahit hindi walang yayan, nakakayang nakawal niya. Hindi ka barkada ng nanay mo, di ba? So, kaya very, very, dangerous kung hindi magkakilala. So, pero dito, small communities of love and sharing, small care groups, friends and more, nakalikya at masaya, pag nagkikita, ay hindi niya. Miss na miss ang isa't isa. Parang sinabi na, sister, miss kita. Sister, miss niya. Kaya niya ng brood eh. So, miss ko yan kasi nagkasakit. At ang ganun isa lang sa amin natin sa pag-uusa, no? Namimiss ko kayo kasi hindi ko kayo nakita. No? So, number three, it is prominent or the will to do. Three,
doon sa BEC community sa Westmall, na Christian Coding Social Economic Life, political program institution. Small. Kaya alam mo, tayo ay kumisa tinatawalan natin yung mga nagbabahay-bahay ng mga saksi ni Jehova. Pero they are reaching out. Hindi mo mabahay-bahay nila eh. Tayo, nandito tayo eh. Kaya kailangan natin visit. So, leadership. So, leadership, dito, priest is the authority is those operators are prominent in society. Dito, lay people, very significant women and men, or si youth. Ito ang kulang na. Ito ang kailangan natin. Last year of the lady, wala atang, hindi ko alam kung in-effecto pa yung year of the lady. Kaya alam niyo kung isa ang problema natin sa Sipano, kumuha ng kung sino ang mag-leader. Ano ang sabihin? Father, maganda na kayo? Maganda na kayo? Mag-appoint na lang kayo. No? Diba? No. Okay na sa katao, basta mag-appointed ni Father. No? Pero, hindi lumalapas yung mga leader. Hindi lumalapas. So, poor are recipients of charity from the rich. Dito, poor participate in decision making. Ah, mabigyan ka na. Evangelical and evangelize and invitalize. Agents of change. So ito yung ibig sabihin empowering. We are empowering the poor. Hindi yun ang nakailang i-empower ako. Nasa kapangyarihan na ako eh. No? Let us empower the poor. Let us empower those na kung saan makikita natin ako. Sila yung matutunan natin maging leader. No? So, kayo mga katikisa, magagawa yan. Bakit? O, nakita nyo na ako ito, hindi mo magandang mag-leader. O sige, no? Pangunahan mo. No? I-push natin. Activity, religious, liturgical, no? Binyag, pain, love, in charge of reason, in your church, religion. Activities, living, the working, the family, livelihood. Fidelity of husband and wife, marital embrace, proper opinion of children. So, kaya kung isa na makikita natin dito, siyempre, alam na alam nila ito. No? Pero ito, sinasama niyo ba ito? Sinasama niyo ba na, fidelity of husband and wife. No? Hindi na siya pinapanood ng itinay ng mistresses. Okay, nakapanood na ng itinay ng mistresses. No? Pero sa fidelity of husband and wife. No? Manood po niya yung etiquette of mistresses. No? Kasi, yung kung na-teach, what did you not? No. No? Pero mga ganda, may mga morals pa rin doon. No? Hindi sa pagkat niya, no? But, sabi daw ngayon, yung huli namin meeting ng yung sa annual meeting sa Catechetical Minister, sabi nga ito, ay kinakailangan daw kundusin yung mga katilista. Kinakailangan ay maraming alam kasi bakit? Because of BEC. No? Because of BEC. Because, paano? Kasi sabi na natin ay, we do not manage what we do not know. So, avoid non-Catholic. Ah, hindi Catholic ko yan, tinatidapot sa kanya. No? Ito yun, ecumenical friendship with everybody bringing gospel values in creating life. Ano ibig sabihin itong ecumenical friendship? Ibig sabihin eh, saan ba tayo pwedeng magsama? No? Saan ba tayo pwedeng magsama? Kung saan tayo pwedeng magsama, buong tayo. No? Eh, hindi tayo pwedeng hindi magsama, ano na natin pag-usapan? No? Mag-aaway lang tayo. No? So, kaya kapag kayo may nakausap ng ibang mga sekta, kapatid, pag-usapan natin kung saan tayo pwede magsama. No? Yung hindi tayo hindi pwede magsama, ayaw na natin pag-usapan. No? Magkakagulo lang tayo. Kaya ito po, no? Close and defensive
in friendly cooperation with the Catholics. Hindi naman sapagkat kukunin niya yung ating mga parokyano. Hindi. No? Ay, baka sabihin pa tayo, ako ay may kausap ako ng ibang sekta, baka sabihin ng iba ay ako ay pumapayag sa puso niya. Hindi. Hindi naman ganun kakitig yung kaisipan ng tao para isipin natin. Ano ang sabi? Sabi na, okay. Tawarin yan. Kaya nga mo si Jesus, ano, ang kanyang kwento ay lagod sa malam. So kahit na o magkaiba ng kultura, magkaiba ng paniniwala, pero ang mga alagad ay makatulong ka. Okay. So, when we speak of the poor, we speak of anomin. No? So, naalala natin na kung nakalipas na time, no? Yung tinatawag natin anawin, at saka yung tinatawag natin materially poor. When we speak of anawin, we speak more of spiritually poor. Poor. Okay. They know what is important. Things that last. The soul and relationships. No? So, ngayon, ito po ay para sa BEC, hindi na po kayo magkakang BEC. Pero, I would like you to know it, para kung sakali ba, kung magkakaroon mo magtatayo ng BEC, you could also have facility. Kasi alam niyo, ay doon sa mga may BEC, ha? Doon sa mga may BEC, at tulad po yung bawa ng Quezon, ay mahalagang elemento yung katekista. Ito na po sa nasa ganito ang mga may katekista ko lang, ano, good counseling. Masa yung good counseling? Sabi mo, kung saan saan makausap yung mga yung BEC ng good counseling, kaya hindi kami magkatakbo. No? Hindi kami magkatakbo. Kasi kung ito kasi ito ay kinakailangan din yung magtulungan. No? Magtulungan din po yung katekista at saka yung BEC. Para ano? For sa bahagi o papasok doon yung BEC, ano? Doon sa saan? At dito sa ating trabaho, sa ano? Prophetic. No? Sa prophetic. Baka man kailan, pwede ko sabihin, ay meron napakalaga rin po yung networking. Napakalaga rin yung networking. Pero, kasi kung isa sila, ayaw na tayo papasukin. Kasi bakit? Kasi baka hindi na maintindihan. Baka kalahin, hindi natin sila naintindihan. No? Kaya baka mamaya, ang ma-insert lang natin ay yung traditional na idea. Hindi natin pakakalain nila. Wala namang alam yung mga yan sa BBC. No? Kaya pinapaalam ko sa inyo, kasi para ano, ay, kapag sila magsalita, makarelate kayo. No? Ang dahil ko sa'yo, kumisa kasi iba, natin-threaten sila. No? Kasi nga, baka sabihin nila, hindi natin alam ang kanilang ginagawa. So ito po, no? Medyo mga tindito, no? Nakalagay rito. Ask open-ended question. Ibig sabihin ng open-ended is not answerable by? Yes, sir. Okay. So, ask follow-up question. Kamusta ka na? No? Kung ano naman ang ginagawa mo? Nasaan ang dagat mo ngayon? Anong gagawin mo doon? So, ask follow-up question. Ito yung medyo may pagkamatindi. No? Tayo mga nakalaguna, no? Ay parang ako natakot dito. No? Start at kaya siguro hindi rin medyo kinakagat ng mga labuenyo ang BEC kasi dito start ang argument